Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita ang Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Ating hilingin sa Kanya ang mga biyaya na ating ipinagdadasal ngayon. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid ng pagkabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariyang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo,
Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga mata, may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinayag niya, pari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang hapon sa inyong lahat.
Magandang hapon po, Father. Ngayon ay kapiyestahan ng mahal na Birhen. Palakpakan natin ang mahal na ina. Our Lady of the Rosary, no? Kung yung iba sa inyo hindi alam, ano, na ngayon ay kanyang kapiyestahan. Kaya sana mamaya pag-uwi nyo sa tahanan, kayo ay magrosaryo. Alam naman natin ang buwan na ito ng October ay buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario. At ngayon ay ating bibigyan ko kayo ng anong kasaysayan ng buwang ito at pagdarasal ng Santo Rosario, no? Ang Our Lady of the Rosary is a title of the Virgin Mary related to the prayer of the Rosary na pinagmulan attributed to the apparition of Our Lady to Saint Dominic in 1208 in the monastery in the south of France. So yan ang pinagmulan ano nung panahong iyon, no. At noong October 7, 1571. Napakatagal ng panahon ano. Itinatag ito bilang Feast of Our Lady of Victory. Hindi pa ang tawag ay Our Lady of the Rosary, kundi Feast of Our Lady of Victory. Bakit? Ito itinatag ni Pope Pius V para alalahanin ang naval victory of Don John of Austria over the Turkish fleet at Lepanto. Noong October 7, 1571, ito'y isang malaking digmaan, no, ng Muslim at ng ating mga knights, ano, mga sundalong Katoliko. At pinoprotektahan nila na huwag makapasok ang mga Muslim sa buong Europa, Western Europe, lalong higit sa Roma, na hindi mapasok tayo ng mga Muslim. Anong ginawa? Ano? Anong ginawa? At ang ginawa ay nagdasal sa loob ng St. Peter's Square nung panahong iyon, nagprosesyon ang mga tao, kakaunti ang ating sundalo, mas madami ang Muslim. So anong ginawa? Nagprosesyon. Nagdadasal ng rosaryo ang mga tao sa loob ng St. Peter's Square sa Roma. At yan may na, baka marahil ang iba sa inyo nakarating na dito, no? Ang mga tao ay nagro-rosaryo habang sumasalakay ang mga Muslim. At napapanood nyo yan sa maraming mga labanan sa pelikula, no? Mga Kingdom of God, makikita ninyo yan, ano? Kung gaano kahigpit at kabrutal ang mga Muslim pagdating sa mga Kristiyano nung panahong iyon. Anong naging panlaban natin? Kakaunti ang ating sundalo, rosaryo. Nagprosesyon sa loob ng St. Peter's Square, ano? Ang tagumpay na ito was attributed to the help of the Mother of God dahil isang prosesyon, no, ng rosaryo ang inialay nila sa loob ng St. Peter's Square sa Roma para hindi makapasok ang buong pwersa ng mga Muslim at nang hindi nila mawasak at pamunuan ang buong Western Europe. No? Kung nangyari, kung hindi nagdasal ng rosaryo, marahil wasak ang Roma, wasak ang Vatican ngayon. Ano? At marahil, katulad ng mga nangyari na sa mga nasakop ng mga Muslim ay di panay Muslim na lahat, ano? At noong 1573, pagkalipas ng 2 taon ng tagumpay at nagtagumpay na itaboy ang mga Muslim, ano? At hindi sila nakapasok sa Western Europe noong panahon yon. Pagkalipas ng 2 taon at dahil sa request ng Dominican Order, si Pope Gregory VIII inalaw niya na ang piyestang ito ng Our Lady of Victory ay ipagdiwang sa simbahan. So dahil pagkalipas ng 2 taon, ito idiniklara na na mag-celebrate ng celebrate ang piyestang ito ng Our Lady of Victory.
at lahat ng simbahan ay lagyan ng altar ng Holy Rosary noong 1573. At noong 1671, ang pag-alaala sa kapiyastahan ito ng Our Lady of Victory ay na-extend ni Pope Clement X sa buong Espanya. Palawak na ng palawak ang pagdedebosyon sa Our Lady of Victory. Kaya Our Lady of Victory dahil tagumpay na naganap sa battle at Lepanto. Kaya ang tawag sa pagkoprosesyon ng Rosaryong iyon na nagtagumpay ay Our Lady of Victory. Pero noong 1716, dinikri ni Pope Clement VII na ang Feast Day of Rosary ay i-celebrate ng buong simbahan sa first Sunday ng October. Sapagkat yung tagumpay mismo ay naganap ng first Sunday ng October. Kaya sabi niya, basta't itong first Sunday ng October, yan ay ilaan para sa kapiyastahan ng Our Lady of the Rosary. Pero si Pope Pius X, pinalta niya ang date at ginawa niyang October 7. Ginawa niya October 7. Hindi na first Sunday ng October, ginawa niyang October 7 na. Fixed date na ito. At nito lamang 1969, si Pope Paul VI ay tinawag niya itong Our Lady of the Rosary, hindi na Our Lady of Victory. At hanggang sa kasalukuyan, ngayon, ang tawag natin Our Lady of the Rosary. Sapagkat ito, ang rosaryong ito, ay dahil sa pagdarasal ng rosaryo, ang simbahan maraming napagtagumpayan. At ngayon, kita ninyo ang ginagawa natin. Ito'y hindi lang basta isang tradisyon, kundi ito'y pagpapalalim ng ating pagdedebosyon sa Mahal na Berheng Maria. At kita natin sa pagdiriwang ng ito, kita natin na kapag ang tao'y nagdasal ng sama-sama, lalong higit nagpo-prosesyon ng pagdarasal ng rosaryo, kita ninyo ang nagiging tagumpay nito. No? Sa kasaysayan, ang laki ng tagumpay pag ang isang buong simbahan sama-samang nagro-rosaryo. Kaya nga tayo lagi nagpo-prosesyon, nagdadasal tayo ng rosaryo. Sapagkat alam natin sa kasaysayan, ang laki ng tagumpay para sa ating simbahan pag tayo sama-samang nagdadasal. Kaya sa pamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, lumalalim tayo sa ating relasyon, hindi lamang sa pagdedebosyon sa mahal na ina, dahil pag tayo nagro-rosaryo, dinadasal natin ang buong misteryo mula sa pagkapanganak hanggang sa pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon. Napagninilaya natin ang buong buhay ni Jesus. Lumalalim tayo sa pananampalataya. Kaya ang rosaryo hindi isang simpleng rosaryo lamang. Yan ay pag tayo humawak dyan, may biyaya na agad. Kahit ay nasa bulsa natin, may biyaya na tayo. Takot ang demonyo sa rosaryo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga ng pagrosaryo. Kung sa iyong pamilya ngayon, kung inyong ia-apply sa inyong pamilya, alam mo, maraming mga nangyayari sa pamilya mo. Maraming mga hindi tagumpay na nangyayari. Ang mga anak mo hindi naging successful. Iba't ibang buhay ang pinapasok. At ikaw bilang magulang ay nalulungkot. Anong weapon ang gagamitin mo? Rosaryo. Pagdarasal ng rosaryo. Sapagkat yan ay simulat sa pulpa, ang simbahan ay nagtagumpay na dahil sa pagdadasal niyan. Lalo na kung higit ikaw, personal mo, nadadasalin yan,
marami kang bagay na mapagtatagumpayan, na labanan na nangyayari sa buhay mo, sa kaibuturan ng puso mo. Sapagkat ang mahal na ina, yan ay napakalaki ng, sabi nga, intercessory power niyan. Talagang ang kapangyarihan ng mahal na ina laban sa demonyo ay sobrang lakas. Kaya tayo din, ngayong kapyastahan niya, sana magrosaryo tayo bilang isang pamilya. No? Marami kayong labanan sa buhay ang mapagtatagumpayan kapag ka pinalalim ninyo ang inyong relasyon sa mahal na ina, at lalong higit pag dumalalim ka sa relasyon sa mahal na ina, maabot mo ang maraming misteryo ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at ang api, ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Hina ng bawat puso, magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ay siyang maghanda, upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berheng bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't panging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sana ka kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng mga
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa'y maging handa.
limiti ka. Maria sa puso minuma, ika'y tala ng kalangitan, nauhoy walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginig. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ay talon man ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka, niunos ng pinggati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso minuman, ika'y tala ng kalangitan, nining mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginigiling. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kanyang kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga announcement.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Klego or Clean as You Go sa pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, meron po tayong National ID registration dito sa pambansang Dambana ngayong araw hanggang ikalawa ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabebendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan, amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Inamal na nito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay handog. Ilati mo kami sa langit, sa amang